kababayan, kanina galing po tayo sa may bandang unahan, doon kung saan marami tayong nakita mga kalat or basura doon. At mayroon po tayong nakita mga kababayan doon na patay na hayop, no? Kung di po ako nagkakamali, aso po yun yung nakita po natin na patay na hayop. Ngayon po, dito po tayo ulit sa ibabaw ng seawall para silipin po natin kung ano pong maaaring makita po natin dito sa area na ito. Ito po mga kababayan, pakikita ko sa inyo, siguradong ikakagalit niyo po talaga to. Kahit ako po talagang kinainisan ko, no? Dahil meron naman dito mga basura tayong nakikita. Ayan. Napakarami na namang kalat, no? Kaya nakikita sa may kabila, nakita po natin doon, hindi gaano karami, pero dito po, grabe. Napakarami po tayong nakikita ng kalat or basura dito. Hanggang sa ilalim na po nakikita po natin, no? Para napapansin ko mga kababayan, habang palapit ng palapit ang eleksyon, parami ng parami naman yung basurang napupupadpad o napupunta rito sa may Manila Bay. Ano, gusto ba nilang siraan ang ating gobyerno para sabihin ng ataong mga bayan na salang tayang ang pera na ginastos dito? Grabe talaga. Totoo lang mga kababayan, talagang sasakit lang ang yung dibdib talaga pag nakikita nyo itong ganito. Lalo sa mga ating mga kababayan na sumusuporta dyan sa ating gobyerno kay Tatay Diggs, no? Yan po, lakad lang po tayo mga kababayan, ha? Yung kung di man ako kung mali man ang aking hinala o tama man ang aking hinala, sana naman sa mga taong gumagawa na pagkatapon ng mga basura dito sa may baybayang dagat ay talaga ng mga walang pagmamahal sa ating bayan, no, pang sariling papakanan lamang at gustong sirain ang ating proyekto ng ating gobyerno para sabihin nila na talagang palpak ang proyekto ng ating gobyerno upang ito'y gawing pag-rehabilitate dito sa may Manila Bay. Okay, alakad-lakad tayo sa mga babae sa bandang unahan at silipin po natin doon yung mga taga-DPS, itong bangka nila. At sa ngayon natatanaw ko rito, talaga namang yung bangka nila ay punong-puno na ng kalat or basura. Yan po. Grabe talaga, totoo na. Pambababoy na yung ginagawa ng mga may gagawa nito. Wala namang bagyo, hindi mo malakas ang alon para sabihin mo talagang napadpad dito dahil sa malakas na alon gawa ng bagyo, pero wala namang bagyo, diba? Grabe naman talaga. Ayan o, punong-puno na yung pinaka-bangka. Punong-puno na ng basura. Po magbibigay ng bagong update dito sa may area na to. Bumaba po tayo sa may ano, sa may mga bato-bato na to para po masilip po natin itong area na to para kung ano pong mas pwede natin makita rito mga kababayan. At daan-daan lang po tayo at baka tayo nga madulas. Una sa lahat mga kababayan, meron tayong nakikita ng kalat or basura dito. At tatsikin po natin kung saan po galing itong mga basura na to. Ano? Baka may makuha tayong impormasyon dito mga kababayan kung saan galing itong mga basura or kalat dito sa may lugar ng Manila Bay. Okay po. Ayun.
May nakikita ako parang ano siya, parang diploma ata yun, no? Ayun, diploma, oh. Diba? Parang certificate. Yan, meron siya parang certificate siya nakikita natin dito. Sana makuha natin yan para makbasa natin kung anong nakalagay sa certificate na yan. Baka mayroong address yan, makababayan, para malaman natin kung saan ang address. At sigurado kung saan ang address niyan, yung basura na nakikita po natin, siguradong doon din po yan galing. Diba? Kaso, mahirap po din eh. Ito yung taga-DPS sana, oh. At makalapit sana dito. Makalapit sana dito yung DPS na to para paabot natin sa kanya. Dito sa may puntang baybayin dito. Ayan po. Medyo malapit-lapit na sana. Kasi hindi pwedeng lumusong dito. Medyo malalim-lalim yun. Basta tayo yung pantalon, sa pantalon ko at sapatos ko dito. Sana makalapit ito yung ano, yung itong DPS. Para makita natin to. Ayan, malapit-lapit na eh. Dito eh. Subendang muna itong nakita natin certificate na yan. No? Parang diploma siya. Eh. Ayan. Mabasa sana natin para makita natin yung ano, yung pinaka, kung sino may ari niyan at sino, anong address niyan. Sigurado kasama yun ang mga basura dito at malalaman po natin kung saan po galing itong mga basura na to.